Ika-28 ng Setyembre, Lunes, paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nangyari na ikinabahala ng mga alagad kung sino nga kaya sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus na pinagtatalunan nila sa kanilang isipan, kaya kumuha siya ng isang bata at pinatayo sa tabi niya at sinabi niya sa kanila, "Ang tumatanggap sa batang ito sa ngalan ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At isa pa, ang matagpo ang pinakamaliit sa inyong lahat ang siyang dakila." At nagsalita si Juan, "Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan mo, pero pinagbawalan namin siya dahil hindi siya sumusunod na kasama namin." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Huwag niyo siyang pagbawalan dahil panig sa inyo ang hindi laban sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang matagpo ang pinakamaliit sa inyong lahat ang siyang dakila. Ang turo tungkol sa kababaang loob ay isa sa mga mahalagang aral ni Jesus, hindi lamang para sa kanyang mga alagad kundi maging para sa ating lahat. Ang kaharian ng Diyos ay para lamang sa mga taong may taglay na katangiang ito. Hindi kailanman makararating sa langit ang mga taong palalo ang isipan. Nakalulungkot mang isipin, ngunit isang katotohanan na tila likas na sa tao ang maghangad na makilala o kilalanin sa mundong kanyang ginagalawan. Madalas, para lang sa ikabubuti ng ating sarili ang iniisip natin at kung paano pa natin mapagyayaman ang ating mga sarili. Malinaw na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kahalagahan ng kababaang loob. Subalit dahil sa likas nilang kahinaan, hindi pa rin nila maiwasan ang pagtatalo hinggil sa kung sino sa kanila ang nakahihigit sa kanilang hanay. Naalala ko tuloy ang minsang sinabi ni San Francisco de Sales, "Kung mamamatay lang ang pagpapahalaga ko sa aking sarili ng 5 minuto bago ako mamatay, masaya na ako." Pagsasagawa. Sinabi ni Papa Juan Pablo II, sa pagpupulong ng mga nagkakaisang bansa o United Nations, "Ang pagmamataas ang kasalanan ng mundo na siyang dahilan para sa mga digmaan. Naligtas ang mundo dahil sa pagpapakababa ni Kristo."